Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 14. Day na kuyak mula pala ngayon. No? Makikita mamaya. Ngayon po ay gagawa tayo ng vlog. Na alam po na siguro ay makakatulong sa inyo. Alam po pero siguro. Minsan kasi kailangan mo. Magpatawa ka dito sa ating ginagawa natin eh. Ang title natin ngayon, bakit mas tiwala ang tao sa cure kaysa prevention? Yan po ang nangyayari ngayon sa ating mundo, sa ating tungkulo sa ito, sa kalusugan. Ano? Magandang araw po sa lahat. Ang isusulat ko sa ng vlog ay itong magtulong-tulong tayo sa pagbaka ng climate change. Pero dahil sa dami pa ng aking kukuning data, ay hindi ko ito matapos-tapos. Kaya gumawa muna tayo ng isang vlog na sa aking pakiramdam ay kailangan mapatid ng bawat Pilipino. Okay, Coconut Man Talks. Ako yung Coconut Man. Bakit mas tiwala ang tao sa cure kaysa sa prevention? Maraming tao na sinasabing fatalistic. Bahala na kung mamamatay. Close parenthesis, no? Yung bang bahala na mga eksperto o manggagamot sakaling sila ay magkakasakit. Ang iba ay kumukuha pa ng insurance o healthcare para sabing wala nang iintindihin ng mga kamag-anak sakaling sila ay magkakasakit. Marami kong ganyang kilala. Ang tanong, bakit parang inaasahan na nila na sila ay magkakasakit? Bakit hindi isipin ang mga bagay na makakatulong upang hindi sila magkasakit? Sa lumang Biblia o Old Testament, sinasabi na pag ikaw ay nagkasakit ng malubha, ikaw ay sinumpa ng Diyos at wala ka ng pag-asang gumaling pa. So malulubha lang yun. Ito ba ang inaasahan ng mga tao? Ngatilaan na nila ang buhay nila sa pagkakasakit dahil ang pakiramdam nila, hindi na sila tutulungan ng Diyos dahil sila ay makasalanan at tanging mga eksperto lang ang makakatulong sa kanila. Na eksperto ha. Pero meron pala ba sila napapagaling pag malubha na. Okay, sa bagong Biblia, New Testament, ayon ni Jesus Christ na magkakasakit ang mga tao na kung ito ay lalo na kung ito ay malulubha. Kaya sa kanyang pag-ayag o revelation ay nabanggit niya ito. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded their fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nation. Tagalog. Sa gitna ng lansangan nito, at sa magkabilang paring ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 sari-saring bunga at namumunga bawat buwan. At ang mga dahon ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Nakukuha kaya aral po sa camera. Okay. Maraming tinatawag na tree of life. Sa Mexico, ginagawa nila itong pandekorasyon. Sa China, meron din silang halaman
na ang tawag ay Tree of Life. At sabi naman ng mga mahiling magbasa ng Biblia o bihasa sa Biblia na sa Garden of Eden pa daw ito. Paano makatulog sa atin yan? Sa mga Pilipino, ang tinatawag natin Tree of Life o puno ng buhay ay isang ay itong puno ng nyug. O sa kahit na anong bansa na may puno ng nyug. Hindi lang naman Pilipinas po ang may puno ng nyug. Eh. Sa Indonesia, marami. Sa Hawaii, meron din. Sa Mexico, meron din. At sa iba-iba pang bansa, no? At dahil ang Pilipinas ay tinatawag na bansang pinagpala, marami tayo nitong puno ng nyug na sinasabi ng ating Diyos na para sa pagpapagaling ng mga bansa. At dahil maraming bansa na din na nakakaranas ng climate change, ang tangi na lang nating makakatulong sa pagbaka nitong pagbabago ng klima ay itong puno ng nyug. Ano naman yung puno ng nyug? Dahon hanggang ugat may pakinabang. Sa ating panahon ngayon na sinasabing modern living, hindi na daw maiwasan ang pagkakasakit dahil sa ating mga kinakain. Junk foods, MGO o modified genetic organism, bechen at maruming kapaligiran at polusyon na mahirap na daw iwasan. At climate change na talaga daw nangyayari at hindi na daw may iwasan. At kung kayo ay negosyante na kumikita dahil sa modern living, ay sasabihin ko na may pagka-TGA kayo na napapaniwala nila na kayo na ang global warming ay isa lang hoax o hindi totoo o peke. Dinagdag ko lang peke. Mayroon sa ngayon ng pagbabalik sa dati o back to basic at paggamit ng mga bagay na natural para maiwasan ang pagkakasakit. Lahat siguro si Gabriel. Amin ding nire-recommenda ang paggamit ng enzymatic virgin coconut oil in capsules bilang inyong prevention at huwag magkasakit. Pwede pa ninyong makain ang gusto ninyong kainin. Tama po yun, no? Dagdag ko lang ito, no? Kung kayo mahilig magkakain ng junk foods, mga sabi na natin, yung mga hamburger, mga hotdog, mga chichirya, ay huwag niyo kong kalimutan gumamit ng ano, ng ating enzymatic bleaching coconut oil dahil malaking bagay po yun, no? At malaki po ang maitutulong ninyo sa pagbaka ng climate change dahil ang mga ritaso o byproduct ng EBCO ay makakatulong sa mga bagay na ating kakailanganin para bumalik tayo sa dati o back to basic na kailangan sa pagbaka ng climate change. Patulad po ng paninigarilyo. Yun. Baka naman sa sumpong nyo ako sa ano ha. Sa US. Pero ang totoo talaga yan. Kailangan mo tayo bumalik sa dati. Magtanim ng mga organic. At marami pa. No? I-discuss ko yun sa ano, sa ating susunod na vlog, yun yung magtulong-tulong tayo sa pagbaka, sa climate change. Pati po yung detalye yung mga dapat gawin. Nang sa ganun ay makatulong tayo, no? Makatulong tayo mga Pilipino sa pagbaka, sa climate change, sa problema ng bawat mundo, ay bawat bansa sa mundo. At hindi po
pa ba. So yun na lang po siguro at saka ko po na ito ay inyong papanuorin itong ating video to at i-click lang po rin nyo yung grabe dyan na may mga puno ng yog at makikita na po nyo yung subscribe, pakipindot na lang po yun. Click lang po ng click pati po sa notification bell para po marami makaalam na hindi ko inaasano yung commercial. Ako ko'y meron din produkto na pwede ko'y commercial libre pa dahil akin tong brand, no? Kaya kung akala nyo gagamitin ko sa commercial to, hindi ko. Iko-commercial ko yung mga produkto namin. Okay po, sana po ay maniwala kayo sa gusto kong mangyari, no? Ang pagtulong sa kapwa at sa ating kalikasan, lalo na sa mahihirap natin mga kababayan, no? Kung wala naman sila, dahil nga na aking sinabi, wala rin po tayo. Ganito, maraming po salamat. At God bless po sa lahat.